Hindi pa rin natatapos ang pagproseso sa halos 3,000 mga empleyado ng POGO na na-rescue ng mga otoridad noong Martes sa Las Piñas City. Tanging ang mga Pilipino pa lamang ang isa-isa nang nakauwi matapos na maiproseso ng DSWD at Public Attorney's Office. Ayon kay NCRPO Deputy Director for Operations Police Brigadier General Jack Juanqui, hinihintay nila ang Bureau of Immigration para sa kaukulang proseso sa mga dayuhan na na-rescue. Yung process pa kasi yung kanilang identities talaga nila. If they are really indeed suspect or victim dito. No, probably kaya yung tinanong kanina, baka possible na mga kuan yung mga yan, guilty, kaya gustong tumakas. So ganun ang kuan niya. Pero hindi kasi natin pwede silang palabasin dahil hindi pa sila formally turnover with the Bureau of Immigration. Kaya naman ang mga dayuhan na nais nang umalis, nagwala at ang iba ay nagtangkapang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod na mayroong barbed wire. 13 sa kanila ang nasugatan, 8 ang kailangan ng atensyong medikal at 5 ang nagtamo lamang ng minor injuries. Yung mga foreign nationals, kaya natin sila pinagbabawalan pa munang lumabas because pinaprocess pa sila. Tinitignan pa natin kung meron silang link sa mga crimes na pwede nating makita, lalo na sa mga computer-related na mga cases. Pahayag ng isa sa mga na-rescue, kusang loob silang nagtrabaho sa lugar at hindi aniya sila inaabuso o nabiktima ng human trafficking. Hindi po kami naabuso. Actually po, kusang loob po kaming nagtrabaho dito. Nag-apply po kami through Facebook job hiring po para po. Kasi po, mas malaki po yung kinikita dito eh. Tsaka stay in po kami at mas makakatipid po kami. Kasi usually, itong mga tawag dito, itong mga ganitong cases na inooperate natin, usually they hide under the guise of legitimate establishments, katulad ng call centers or ganyan, POGO online. So pagka na-establish na natin na meron silang mga violations dun sa legal front nila, aside from that, meron silang mga illegal activities, then isasampa din natin lahat. Sa ngayon, patuloy ani ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga suspect at masampahan ang karampatang kaso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.